aming channel. And for today's video, guys, gagawa po tayo ng DIY breeding cage para po sa ating mga alagang isda. Like this one. Ayan. Yung mga materials po natin ay yung mga makikita lang natin sa paligid natin ng mga patapon na. Yung mga itatapon na natin mga gamit. Gaya po ng ito. This empty bottle ng mineral water. Ito po ay 7 liters. At saka pwede din po tayo gumamit ng yung 8 liters kasi para mas malawak po. At this one, we need to use nylon. Itong nylon, halatang gamit na siya, guys. May tali pa. So, then we need this one, net. Siguro meron naman kayong mga net dyan sa bahay nyo na hindi na ginagamit. So, pwede nyo siyang gamitin dito. At itong alambre, kasi wala po tayo pang butas dito. Yan, yan po yung mga butas. Okay, let's start! Ito na siya. May mga butas na po tayo. At lalagyan na po natin ng net. Tatahiin po natin itong net. Tapos na po tayo maglagay ng net. Kaya, gugupitin na lang po natin itong mga sumasobrang net sa gilid para po mas maganda siyang tingnan. Let's do this!
butasan yung mga gilid niya para makakapaslabas-pasok po yung tubig sa loob. Let's do this again! DIY breeding cage, kaya si-set up na po natin sa ating tank. Let's go! At ito na guys, tapos na po yung ating DIY na breeding cage. At ito na rin, naka-set up na rin po ang ating tank. Nakalagay na rin po tayo ng isang patak ng methylene blue para po sa antibacterial po para sa ating mga eggs para hindi po ma-fungus yung mga eggs na idadrop ng fish natin. Kaya ilalagay na po natin itong ating DIY cage. Yan. Hanggang dyan lang po para dito po magdadrop yung eggs. Kaya maglalagay po ako ng tape para po dito. Yan! Tapos na po ang ating DIY breeding cage ng ating mga fish. So, ready na po tayo maglagay ng isda. Thank you! Bye-bye!